ang reklamo ng isang grupo sa isang pulis na nanloko sa kanila at tinangay ang kanilang pera. Espeo 3 Jerry Antulin, nandito na kami kay Tulpo. Pinagmembro mo kami ng bawat isa 5,500. 100 square meter ang ibibigay mo na lupa. Pinatayo mo kami ng madaling araw. Ngayon may pulis na pumunta doon. Pinaalis kami lahat. Ano ngayon ang nangyari sa pera namin? Nga, nangako ka nung February 3. Siniputan mo ba kami? Wala! Ginagawa mo kaming pati ikaw ka. For the meantime, ilibre ko muna kayo ng lunch. Mamayang alas 2 pa kasi tayo. Sa taas, okay lang po sa inyo. Ha, pasensya na po ha. Sige. Papasukin na kaagad natin si Maria Cristina Pablo. Magandang hapon po sa inyong tatlo. Meron po kayong reklamo kanina sa baba. Ano yung reklamo nyo kanina ulit? Ang nirereklamo po namin, sir, si SPO3 Jerry Antulin. Ang nangyari kasi ito, sir, may lupa daw siya na ipaano sa amin na asosyasyon. Ah, maalala ko na. Itong si SPO3 Jerry Antulin. Yes, sir. Professional land grabber ito, Ninsik. Tama ho ba? O, tama po, sir. Tama. Naniningil po ng pera para sasabihin na pwede na kayo magpatayo ng bahay dyan. Opo, sir. At nagbigay kayo ng pera. Opo, sir. Nung magpatayo kayo ng bahay, ano po nangyari? Ay, dinimulis kami, sir, at maraming pulis na pumunta doon sa area na sinabi niya na sa kanya daw yun. Yun pala hindi? Hindi pala hindi. Magkano po mga naibigyan yung pera? Ay, bali, 30 kami katao po, sir. Sus, ang dami. Opo. Tigma magkano po ang sinigil? 5,500 ang bawat isang tao, sir. Maliban sa yung... 5,500 bawat tao, tapos bibigyan na kayo ng lupa? Opo, sir. Pero, membership, hindi naman pala sa kanya? For membership lang po yun, sir. Partial membership para sa partial? Opo. Ano po yung partial membership ibig sabihin po? Yung kabuuan po kasi ng 100 square meter na ipinangako niya sa amin is 25,000 po. So pag nagbigay kayo ng 5,000 initial down payment yon, 20 na lang utang nyo, yes, member po kayo at pwede na kayo magpatayo. Yes, opo, sir. So para makapasok kayo doon sa kanyang sinasabing organisasyon, membership is 5,000. Yes po. And then the rest is Tupalo. Yes po. Hulugan. Yes po. Uy, ngayon gusto niyo pong bawiin yung mga pera niyo. Opo. Opo, sir. At saka yung may mga materialis pa, sir, na pinabayaran niya sa amin. Makakausap natin si Colonel Roger Quisada, Chief of Police ng Marikina. Colonel Quisada, magandang hapon po, Colonel. Yes, sir. Sir Rapi, magandang hapon po. Colonel, ito pong si POT Jerry Antulin. Tauhan niyo po to, Colonel. Opo, opo. Aside po yan sa Marikina City Police Station po. Ito ho ay isang professional land grabber at narinig mo naman po kanina yung salaysay ng tatlong ginang nandito sa amin. Nangungulekta ito ng para sa membership fee para sa mga lupa na sinasabi sa kanya, yung pala hindi naman. Ano po ang solusyon na nakikita nyo dito, sir? Para naman eh... Opo, actually, under investigation ko na po yung taong yan kasi po meron na report na nakarating sa amin na ganyan at nakipag-coordinate na po kami sa Tipoli Police Station po regarding po sa tatlong ginagawa ng police natin yan. At kinumpront ako po noon yan eh. Sinabi ko nga na may mga report na ginagawa siyang swatting sa area niya. Sabi niya, hindi naman daw totoo, paninindigan daw niya na sa kanila yung lote. So sabi ko, siguraduhin mo na naididigan kami yan. Kung hindi talaga yung kasamin ang pinagsagutan niya. So kung sana yung mga nagre-reklamo dyan, pwede makapunta sila sa ating stasyon para po madagdagan yung reklamo na itasad po natin sa kanya. O sige po. At the same time, sir, baka pwede hong obligahin itong si POT na mabawi po nila ang kanilang mga perang na ibayad dito kay POT. Sige po. Yung po, papatawag ko po siya at sasabihan ko po yung reklamo ng ating mga kababayan dyan. Sige po. Sasamahan po namin dyan sa inyo, Colonel. Ito pong mga kumpleto namin. Colonel, sobrang thank you, Colonel, ha. Mabuhay ka, Colonel. Yes, sir. Salamat po, sir. Okay, mga ma'am. Dadaan muna tayo kay Colonel Quisada. Sarap kausap to. Napaka opo, sir. Thank you, sir. Diretsyong magsalita ng opisyal. Opo, so, respetuhin natin siya. Kasi kanina, sir, ang bala ko, didiretso na tayo sa NCRPO o dili kaya sa Kamkrame. Pero dahil okay naman kausap to si Colonel Quisada, harap si Colonel Quisada, makakausap natin si PO3, ipababalik yung pera na nabayad sa inyo at magpa-file po kayo ng formal complaint kasi meron na pala mga reklamo labang kay PO3. So, madadagdag kayo doon sa na makarami ng reklamo para kung large-scale stapa
non-bailable offense to, makukulong tong taong ito. Ito sir, nung nangako siya sa amin, ibabalik niya ang pera nung February 3. Ma'am, iba yan noon na kayong kausap niya, iba ito ngayon na ang kausap na natin niya, magiging kausap niya ay si Kernel. Opo sir. Yung boss niya kasi yan, kayo-kayo lang nag-usap-usap. Opo sir. Okay? Tingnan natin kung ang kausap na niya, ang boss niya. Boss niya si Kernel eh. Opo sir. Kasi kung hindi umubra kay Kernel, sabi ko nga po, iakit natin sa NCRPO. Opo. Kapag hindi pa rin umubra, akit natin sa krami. Okay? Opo. Sige po, sasamahan po namin kayo ma'am, kay Kernel Quisada muna. Bukas na bukas din po madam. Gusto niyong maibalik niyong pera, ganun ba? Yun na nga sir ang nakikiusap kami noon. Yun ang pinangako niya. So sabi niya, umanang ganito na lang. So nagpumawa siya ng handwriting niya, ibalik niya yung pera noong February 3. So ngayon, hindi naman niya naibalik, hindi naman siya rin nagpakita, hindi rin naman siya tumawag. Ako naman po bilang presidente ay labas po ang aking pagkapulis nung kinausap ko sila. Umakto po ako bilang isang presidente ng isang asosasyon at tinulungan ko po sila na magkaroon po sila ng isang sukat ng lupa na kung saan ay doon po sila titira. Subalit, mayroon pong mga bagay na dapat isa lang alam yung tinatawag na legal process para magkaroon sila ng accommodation sa isang lupa. Unang-una po, sila po ay magpapamember sa isang asosasyon namin. Pangalawa, magkakaroon po sila ng MOA, yun pong tinatawag na Memorandum of Agreement. After that po ay pwede na po sila makipagkontrata sa landowner o kaya sa representative ng landowner. Yun po yung aking advice na legal sa kanila at yun po naman ay totoo ang aking mga sinasabi. Ang hindi lang po naging maganda, hindi po nangyari yung ganoong patakaran namin na legal. Natanggap niyo po yung mga perang hiningin niyo sa kanila? Opo, at legal naman po yung aming pag-akto bilang pagtanggap sa isang tao ng membership. Nagkakasundo po ang both side. Wala pong ako nakikitang hindi maganda doon dahil nagkasundo-sundo naman po doon sa membership fee. Oo nga, nagkasundo nga. Eh, nangako ka nga, walang naibigay na lupa, di ba? Wala naman. Pero sir, meron mo bang nag-exist na talagang lupa na talagang subdivided mo para sa kanila? Meron naman po. Meron nga lang pong dapat silang sundin na sinabi namin sa mga namumuno sa kanila na legal na papeles o dokumento para sila ay legal na makapag-acquire sa lupa na aming ibibigay sa kanila. Iko-coordinate po namin yan sa kinaukulan katulad po ng landowner o kaya yung kanyang representative. Ganun po ang tamang proseso para makapag-acquire po sila sa lupa. Pero hindi nga po nasunod yon dahil meron silang ginawa na hindi maganda at napaalis po sila. Hindi namin gagawin at hindi kami papasok doon kung hindi dahil sa'yo. Sige na magtirik na kayo ng ganung oras. Sa ganung oras, nagtaka rin kami. Bakit pinaano mo kami ng madaling araw na hating gabi na gano'n? O hindi na burilyaso. Ilang pulis ang pumunta doon na pagbintangan pa kami na mauti kami, na paikutan kami. E kung binaril na lang kami doon, di anong mangyari sa buhay namin? Hindi namin alam. Pumunta kayo sa location? Oo, pumunta kami sa location. May materialis doon na isang truck na malaki. Pagkatapos, sabi niya, magtirik na daw kami. Pero ganung oras, alas 12 ata o alauna. Sino ba naman ang magpapatirik ng ganung oras? Na madaling araw. Kagustuhan niya, ma'am, huwag mo kaming itakwil. Sa tanda ko nito, hindi ako pwedeng magsisinungaling. Yung matanda na kasama ko, naiiihi pa. Muntik pa na yung ospital yun. Sa takot namin, sir. Sa takot namin. Sir, bakit po kunyo sila pinapunta ng ganung oras? Hindi ko po sila pinapapunta po. Hindi po. Hindi, ma'am. Pinapunta niya. Gusto mo mag-witness ang 30 katao kapapuntahin namin dito? Makalusog ba kami doon kung hindi niya kagustuhan? May materialis ba na isang dump truck na malaki na punong-puto ng materialis kung hindi niya kagustuhan? Yun ang ano, sir. Binayaran namin sa kanya. 80,000 ang bayad namin sa kanya. Pagdating niyo doon, nandun na yung materialis. Kasabay namin yung materialis. Lahat ng sinasabi nila, sagutin mo ng maayos. At ongoing yung investigation sa'yo, ha? Sagutin mo yan maayos, paano mo i-explain yan? Kahit sabihin mo na personal ka, na in your personal capacity as private person, hindi mo ginagamit yung pagkapulis mo,
hindi mo maalis yun eh, pulis ka pa rin. Ilang beses kita kinausap na yung mga tao nagre-reklamo at hindi ko hawak ang isip ng isang tao. Kumilos ka na, ibalik mo na lang, makiusap tayo ng maayos, hanapan mo ng paraan. Ang ganda ng pakiusap ko sa'yo. Kung tinupad mo lang ang ganda ng pakiusap ko sa'yo, isang bilang anak o kapatid man, hindi tayo humantong ng ganito. Kami na lang sana nakiusap sa mga tao. Ma'am, nung nagpapakilala ho ba siya ukol dito sa transaksyon, nagpakilala ho ba siya bilang pulis? Oo ma'am, kaya nagtiwala kami. Kasi Colonel, info lang no, ito ho sila ma'am, sila ho yung lumapit sa aming programa. Ngayon, as soon as we stepped in your office po, meron ho lumapit sa amin, sila daw, eh, may transaksyon din with PO2. Kami rin po, nagulay rin kami ng lupa. Taga saan ho ba kayo? Antipolo po. Hindi nyo sila kasama, hindi. Ibang grupo na kayo. Mga ilang kayo? Kami lang. Dalawa. Yan, sinasabi ko sa'yo, hindi lang sila, dumadami yung complainant. Kung hindi lang ikaw, marami kayong nakulikta na pera. Dahil nga may pangako kayong lote. Yun ang sagutin mo sa kanila ngayon. Magkano, magkano? 30,000. Opo, opo. Yung sa kanila, magkano ang nailabas ninyong tatlo, ma'am? Kami lang ang lumilitaw, ma'am, tatlo, pero 30 kami katao. Kung pumunta kami lahat dito, ang dami naman, sir, baka mapuno ito. Kung sakali po na, ano po ba ang gusto niyong mangyari? Maisuli ko yung pera ng, yun naman ang aming nakiusap sa inyo noon pa na kung pag naisuli, ay wala, hindi na po hahantong sa ako po ay inyong ididimanda dahil yun naman ang lagi namang ipinapakiusap. At pumapayag naman yung mga ibang leader nyo na ayusin na lang o kaya bayaran, isuli na lang yung pera. Ano mo bang gusto niyo mangyari, ma'am? Ibalik, isauli, ma'am, isauli na lang yung kabuuan. Kami na lang ang magbigay doon sa mga tao na hindi na magre-reklamo. Wala na sanang problema. Nag-raise po ako ng pera para dyan sa, kasi malaking pera ho yan. Kaya abente ho yan ay mababayaran ko. Nagkakandak din po tayo ng investigation dyan dahil nga sa, yun nga, maraming complaint. At nandito ngayon ang ating internal affairs, at inuumpisa na po yung investigation yan. At maganda naman, nandito nga ako ngayon. Kukuha rin po kami ng statement nyo base nga sa nangyari. Kasi allegedly, may mga, no nga, dahil nga sa report nyo, dapat as his superior officer, kailangan ko rin mag-conduct ng investigation para malaman natin kung may talagang pagkukulang siya o may pagkakamali siya o talagang riktang ginawa niyang ganun para mapatunayan natin. Kung wala naman, so bibigyan natin sa pagkakataon para madipinsa niyo sarili niya. Ang gagawin po natin, inherent function po natin dito as chief of police to conduct investigation kung may reported na illegal activity ang ating tawan. Bukod po doon, dapat bayaran niya to, bayaran niya yung pangako niyang yan. Isa ulit sa inyo yung mga nakuhang pera, ano? Bukod po doon, mayroon po tayong kakanting investigation na separate investigation. So, Jerry, itong pangako mo yan, kitang pumirma ka dyan, ayusin mo yan. Ha? Kung anong pinag-usapan nyo ni Ma'am Fatima, ayusin mo. Yung pangako, dapat tuparin mo. Ha? Kahit sabihin mong in your private capacity as private person na hindi mo ginagamit ang pagkapulis mo, hindi mo maayos yan dahil pulis ka. Linisin mo, ha? Ayusin mo. Sige na, kaasap ko kayo, ha? Tututukan natin tong complaint nyo. From time to time, makikipag-coordinate po kami sa inyo. Kukunin na, at kung pwedeng, bigyan nyo lang kami ng konting oras ngayon. Makuha lang po yung statement nyo. Ikaw ba? Kailan mo ba pwede ibalik sa kanila yung pera? Yung mga petsang June 10 ho, ganyan. Dito rin tayo magbigayan. Okay. Ako, Jerry Antolin, ay nangangako na ibalik yung pera, 250, sa mga nagreklamo, pati Mari Molador, Maria Cristin Pablo, Normia Salangani. Ito ay aking mabayaran sa June 11 sa harap ng investigador ng Maritina Pagkustos. By Monday, yes. Magkikita kita uli kayo rito. Yes. Ano po?
mapa. Para doon sa, tingnan natin kung matutupad yan. Hmm. Ano po? Apo. Sige po. Papunta dyan yung asawa ko, nala yung pag-usapan. O di, maghintay okay na lang kami. Okay, okay. Okay, thank you. Received for amount of 24,000 pesos to Mr. Jerry Antonin to refund the development and membership fee. Tsaka yun po. Opo. Received the amount of 30,000 pesos only to Mr. Jerry Antonin to refund the membership and development fee. Tsaka yun po. Received the amount of 250,000 pesos only to Mr. Jerry Antolin for membership fee for those 30. Per 30 person. Sangayon po. Opo ma'am, sangayon. Ito po, 250,000. The amount of 250,000 ang binigay ni Antolin na membership ng Good for 30 person. Walang labis, walang kulang po ito, ma'am. At itong pera na to ay isauli namin sa mga tao na 30 katao ang membership na to. Nung pumasok kami dito na ganun na oras, mga alas dos, nagpatayo na kami kasi nahirapan yung truck eh. Uh-huh. Yung dump truck na puno ng materialis. Yes, ma'am. So nung naibaba namin yung materialis na yun, magpapatayo na bawat isa. Madaling araw. Madaling araw, alas dos na. Madaling araw ang sinadya. Ay, yun ang gusto niya, ma'am eh. Sa madaling salita, hindi nagtagal. Dumating yung mga pulis, ang dami. Siyempre magtaka kami. Nagtanong-tanong na kami bakit ganito. Eh, sino naman ang mapagtanungan namin at wala naman si Jerry dito? Ang sabi daw, may pumasok daw dito na mga mauti na mga 300 mauti. So, sa madaling salita, ma'am, napagbintangan pa ho kayo? Napagbintangan kami na mga mauti. Ito, hanggang doon, hanggang dito, ang turo niya. Ngayon, hindi namin alam ngayon kung sino talaga ang may-ari. Ito, dito, ma'am, dito, lahat dito. Ah, ito kong lahat? Oo, dito, dito, dito kami tumayo, nagpatayo noon. Ito. Itong labakod na to, yan ang sabi nila na dyan kami magpapatayo. Okay. Di ba maganda hanggang doon? Oo. Dito. Di namin alam kung ano ba talaga ang katotohanan. Oh, maluwang ito noon hanggang doon. Doon. Ito dito kami tumayo. Wala pa yung bakod yan noon. Sino bang hindi mainganyo? Oh, na nangalahat kami dito, nangangailangan din. Saka mura pa talaga. Oh, ngayon, oh, may bahay na. Oh, samantala noon, ayaw nilang patayuan kasi ganito. Kaya kung hindi dahil sa kay Sir Rapi, Tolpo, di ko alam kung ano ang gagawin ng mga tao. Kaya kami nagpapasalamat talaga. Ito po yung sa amin na magkatabi lang po kami ng kapatid ng misis ko. Kaya po nung nagukay kami mga ilang linggo, tapos po nagpahinga kami ng mga isang linggo, pag balik po namin, may mga bakod na, may mga bahay. Kaya doon na po kami na gano'n na i-refund na lang namin yung pera namin. Ano ibig sabihin kaya nun, sir? Baka binintan niya po sa iba. Kaya nabiktima rin kami doon sa panluloko niya. Sino ang mga transaksyon niyo, sir? Si Jerry Antolin po. Nakakuha kasi kami nung area na to doon sa kwento ng kapatid ng kapitbahay namin na meron silang nakuhang lupa nga na mura. Okay. Kaya kami naman pumunta dito kay Sir Jerry para nga maitanong kung meron nga talagang lupa. Ngayon, binigyan naman po kami niya ng location. Okay. Saan dyan, ma'am? Yung meron na pong semento. Opo, yung meron ng naka-hollow blocks.
pagka sabi niya na ganito yung babayaran, nagbigay po kami, nagbitaw po kami ng 30,000. Kaya umokay kami kasi naghahanap nga kami ng lupa na mapagtatayuan ng bahay na hindi na kami mangungupahan. Nung ginrab namin yung opportunity, ay yung mister ng kapatid ko, naglinis na kami dito. Naghukay na sila. Nung time na naghuhukay sila, may pumunta namang mga babae na kiniklaim na sila nga daw yung may-ari ng lote. Kaya kami nag-isip na bakit binigay pa sa amin kung meron na ngang ibang may-ari. At kaya ka rin kami nagsabi na hindi na namin itutuloy yung pagpapatayo kasi ayaw namin ng gulo na bukod sa kami yung may-ari, may iba pa pala. Binanggit po namin na i-refund yung pera. Nagsabi po siya na kung gusto namin ng ibang location na walang may-ari. Kaya lang kasi hindi na namin tinanggap yung offer niya. Feeling namin magulo na nga dito. Doble-doble yung may-ari. Kaya ayaw na din namin i-risk yung sinasabi niya na bibigyan niya kami ng ibang location. Ito na po yung pera nga na binalik ni Antolin. E kami po ay nagpapasalamat sa iyo, Sir Rafi, kasi kung hindi dahil sa iyo, aywan ko kung ano ang gagawin namin. So maraming salamat po, Sir Rafi.